Hello, so today, share ko yung mga books na ginagamit ko for planning and design ng mga floor plans. So, isa sa book na ginagamit ko is itong Planning and Designer's Handbook by Max Fajardo. It contains kasi yung medyo complete na yung content ng book na to. Kasi may residential na siya, may commercial. Then, for the disabled, home for the disabled, and then sports and entertainment, educational, cultural, industrial, and transportation. Then, yung loob niya, may mga information na about recommended space dimensions, yung mga clearances, then size ng mga furnitures and fixtures, meron na rin siya dito. Like, yeah, coffee table, round table, lamp table. So, ayun. So, kompleto na rin siya. Pati parking, meron siya. Ayan. Meron siyang side parking, single parking, double parking. Ayan. Tapos, pati roundabout na parking, meron rin siya. So, ayan. Complete, halos complete na tong book na to. So, I recommend it. Second book na ginagamit ko for design, especially pag may ano, recreation, parks and recreation and need ng mga landscaping, ganun. Itong book na to, Tree Gardens Architecture and the Forest. Ang content nito is yung mga sikat na design ng mga parks and recreations abroad. And ang information nito, di-describe niya dito kung paano niya ginawa yung design ng parks nila. And then, ano yung use ng design na yun, kung bakit ganun nila dinesign. Explain nila din lahat dito, so you can just read it. And then, for the third book na ginagamit ko, since common na dinedesign usually sa school is yung mga eco houses or greenhouses, since syempre kailangan eco-friendly na tayo ngayon. So I use this book as my reference, yung Houses Think Green. So, naman yan is mga design ng mga different types of houses sa abroad. Ayan. So, may Spain, may USA, may Sweden, may France, Switzerland, Canada. Tapos, may i-discuss nila dyan kung paano nila binild yung bahay, ano yung concept ng bahay na yun, bakit naging ganun yung itsura niya. So, may mga 3D models rin dyan and landscapes. Tapos, ayan, yung construction pictures kung paano nabuo yung bahay. And then, may elevations rin dyan. And may mga floor plans rin. So, makikita nyo kung ano yung interior spaces ng structure na dinesign nila. And then, meron rin dyan information about kung ano yung mga materials na ginamit nila. So, yung mga cooling roofs and windows. Tapos, may floor finishing, wall finishes. So, meron rin siya mga ganong information. That's why you can also use this book as your reference for designing residential houses. Then, for the third book na ginagamit ko for for presentation, kasi 'di ba syempre pagkatapos mo mag-design ng isang project, ipapresent mo na ngayon sa kung sino mong architect or professor or whatever. Basta 'yun. So for presentation, ito 'yung ginagamit kong book as my reference, a guide to visual presentation. So, yung laman nito is papakita niya sa'yo kung ano yung mga magandang way kung paano i-present yung mga drawings and perspectives mo ng design in a presentable manner.
So, ayun. Tuturuan ka niya dyan kung paano i-present yung mga 3D drawings mo ng maganda yung, kunyari, money shot angle, yung mga ganun. So, nandito yun. And then, tuturuan ka rin niya ng basic muna. Nandito rin yung mga basic kung paano daw, paano mo daw mapaperfect yung straight lines mo. So, yun. Tuturuan ka rin niya dito nung how to draw perspectives. Tapos, sa likod niyan, ayan, tuturuan ka rin niya paano mag-drawing ng entourage. Entourage yun yung mga people, trees, cars, ganun. So, i-discuss rin niya dito kung paano maglagay ng entourage. Kasi minsan, overloaded na yung nilalagay na trees ng mga ibang tao. So, ayun. Tuturuan ka niya dito kung paano mag-balance ng distribution ng entourage. And then, tuturuan ka rin niya dito ng mga paano mo i-ma-represent na maayos yung mga bubble diagrams mo. Ayun. So, space diagrams mo, tuturuan ka niya dyan. And then, space analysis, nandito rin. Tuturuan ka rin niya. So, everything about presentation, nandito. I-discuss ng book na to sa'yo. So, maganda na basahin mo tong book na to. And then, may mga sample floor plans rin siya dyan. Kung paano niya pinapresent. Kaya rin may mga kanto na floor plan na ganyan. Kung paano niya magandang ipresent sa board or sa paper mo. So, ayan. Meron rin akong, meron rin akong other PDF books. Teka lang, open ko yung computer ko. Okay, so for the PDF references na ginagamit ko naman, especially for housing class or build tech classes, kasi may mga pinofollow na laws yun and standards. So, etong book na to, yung Visual Dictionary of Architecture Dipen Ching ba yun? Ano yung author? Ayun, D.K. Ching. Mababasa niyo sa book na to lahat ng things na makakatulong for your design. So kagaya ng foundation, starting from the foundation to the structural, and then yung mga materials na pwede niyong gamitin like yung brick, ceramic, concrete, tapos yung mga design structures rin, like yung beams, cable structure, yung column, didiscuss nyo dyan, pati stairs, kung paano mag-design properly nung mga, yun, following the standards. And then, yung isa ko pang ginagamit naman na reference for is sa during history classes is yung history of architecture na book, kasi this contains yung different types ng structure designs starting from the old days to the modern days. So makikita niyo diyan yung mga structure nung age time ng Greek, Byzantine, and etc. So, itong book na to, i-discuss niya sa'yo kung bakit, how they designed those structures in the old times. Isa pang PDF for reference na ginagamit ko for designing, yung especially yung interior spaces, is yung Architectural Graphic Standards, Student Edition. So, didiscuss niya sa inyo dyan yung mga building elements. So, from the outside to, from the exterior to the interior. And then, didiscuss rin niya sa inyo dyan yung different types of equipment and furnishings na pwedeng ilagay for the interior spaces. And mga masonry, concrete, ganun. I-discuss rin niya sa inyo mga materials na pwede gamitin for your design. And then,
So, ito pa yung isa pang PDF for na reference na ginagamit ko, especially pag during housing class and building technology classes ninyo. Medyo strict sila sa pagpapadesign ng ano ng floor plans. So, you need to follow and apply yung mga laws na and standards na nakalagay sa reference na to. Minsan, i-share naman sa inyo ng prof or ng mentor ninyo kung ano yung mga reference book na dapat gamitin ninyo for designing ng floor plans ninyo. So, nung last term kasi, sabi ng prof namin, ito daw yung gamitin namin. So, yun. So, ito yung nirecommend niyang reference, National Structural Code of the Philippines 2015. So, dito, mababasa mo yung mga laws kung ano yung kailangan mong sundin na minimum sa pagde-design ng floor plan. So, kunyari, may setback, yung kung anong layo niya. If may body of water sa tabi, ano dapat yung layo ng structure mo to the body of water. So, dito, didiscuss niya yung lahat. And yung mga right-of-way, main road. So, yun, i-discuss rin niya dyan kung paano mo i-design yung space mo or yung floor plan mo na dapat following those rules and regulations. Isa pang reference na ginagamit ko for designing na nirecommend rin ng mga professors namin sa amin is yung Local Shelter Planning Manual 2016. So, dito, i-discuss niya sa inyo, this is used normally for economical housing, yung mga, kunyari, for the ISF, yung mga informal settlers, yung mga may ganong klaseng project. Ito yung ginagamit na reference for designing those types of houses. Yung mga row houses. And then, dito, i-state niya, sorry, ang daming niyang pages. So, ayan. I-state niya dito, ayan. So, kung paano kayo magde-decide kung saan pwedeng mag-build ng local shelter na project na gagawin ninyo. So, this can help you design your concept and your, ano, and how to formulate your design. So, ayan, didiscuss na dyan paano mag-identify ng areas that will require particular attention. Tapos, how to identify yung mga vulnerable groups that required yung special attentions. Then, yung income levels, didiscuss rin niya dyan, affordability. Siyempre, local shelter planning ka nga, so dapat affordable for the users yung design mo. And then, tuturuan ka rin niya dito sa PDF na to, yung how to compute for land needed para sa housing project na gagawin mo. And then, meron rin siyang part dito na i-share is yung 6 ways to reduce housing costs. So, yun. Pwede mong i-apply rin yan sa project mo to make your housing affordable for the informal settlers or kung kanino mo man dinedesign yung project mo. So, ayun. Yun yung mga PDF na ginagamit ko for references pag nagde-design. Thank you and don't forget to like and subscribe on my channel.